Naisipan ngang dalawi nitong silalat ang kanyang kliyente na dapat ay tutulungan niya at siya dapat ang maging testigo. Ngunit meron palang kakaibang mangyayari. Matagpuan niya ang kanyang tinutulungan. Nagulat siya dahil bigla na lamang ito nagkaroon ng tindahan. At tela, nag-iba na nga ang pakikitungo ng matanda. At niyang tinanong kung saan siya kumukuha ng pera. Dahil alam nito ang istorya na wala talaga siyang kapera-pera at nalulungkot nga siya kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Lalo na wala nga silang inaasang pangkabuhayan kundi ang pagbabalot lamang niya. Nagtataka siya kung sino kaya ang tumulong sa kanya. Maya-maya pa nga ay paalis na sana siya nang bigla siyang tawagan nitong si Attorney Constantino. Nanong siya ni Attorney Constantino kung may nabanggit ba ang matanda. Kung sinabi ba nito na hindi na lang itutuloy ang kaso at iurong na lamang. Ngunit walang sinabi ang matanda. Sinabihan pa nga niya ito na anuman ang mangyari ay lalaban sila. Ang hindi alam ni Lilette ay nagbago na ang isip ng matanda. Dahil ginawa ni Era ang kanyang makakaya nang sa ganun ay mapagtakpan ang krimen na kanyang ginawa. Binayaran niya ang matanda. Binigyan ito ng pangkabuhayan sa isang kondisyon hindi na magsasalita at iibahin ang suspect. Hindi na siya ituturo. Baka din si Lilette dahil nakita niya itong si Era, nakakobliman ito ngunit kitang-kita niya na si Era yun. Ibang kotse ang ginamit niya. Alam niya na si Era ang gumagawa ng paraan kung bakit yun nangyari. Kaya naman hindi katakatakang bigla na lamang magpatawag ng meeting ang magkabila ang kampo. Dito nga ay sasabihin na nga ng matanda na hindi natutuloy ang kaso. Dahil naisip nito na mas mahalaga ang pangkabuhayan ng kanyang mga apo. Ang importante umano ay nakaligtas na siya at gumaling na. Sinubukan niyang kumbinsihin ni Lilette itong matanda. Sinabi nito na hindi dapat siyang murong. Dapat ay lilitaw ang katotohanan. Subalit wala nang magawa si Lilette dahil buo na ang kanyang desisyon. Kaya naman ngiting tagumpay itong si Era. Ngunit bago pa man sila umalis dahil nga close, dismiss na nga ang kaso, dito'y sinabihan niya si Era na tagumpay man sila ngunit hindi talaga totoo. Dahil nagtagumpay sila sa kasinungalingan nila. Pait umano na tagumpay ang kanilang nakamit dahil lamang sa isang kasinungalingan. Dito nga'y pinapaabot ni Lilette ang kanyang hinanakit na ang kanyang mga hinahanga ang kaibigan at mga iniidolo na mga abogado ay hindi pala talaga totoo dahil mga huwad lamang. Nabiktima lang umano siya sa isang palabas. It's a prank lang pala ang lahat. Umuwi si Lilette na nakalaylay ang balikat. Dinamdam niya ang kanyang pagkatalo dahil bukod nga sa natalo siya ay sa maduming paraan pa ito nangyayari. Marami pang relasyon ang nasira dahil lamang sa gusto ni Lilette na ipaglaban ng katotohanan. Ngunit ang lahat ay nanahimik ng dahil lamang sa napagtakpan na nga ng pera. Kaya naman naisip nga ni Lilette na ilan pa kayang hit and run na nawala ng hustisya dahil tinakbuhan. Ang iba binayaran na lamang para hindi na nga umabot sa malaking kaso. Naisip din niya na ang kanyang buhay ay parang isang serye ng hit and run. Ngunit kahit ilang beses nga siyang nabangga, ay kailangan pa rin niyang tumayo upang ipaglaban kung ano ang nararapat sa kanya at ang katarungan.